hindi gaanong magiging busy ang national team ngayong 2024, pero may ilang tournaments pa rin ang dapat paghandaan ng Philippine Women's Volleyball Team. Narito ang unang major update patungkol sa ating pambansang koponan ngayong 2024. Jorge De Brito out, Italian coach papasok na sa Philippine Women's Volleyball Team. Alyssa Valdez pinarangalan ulit ng PSC. Dalawang teams mawawala sa PVL Second Conference ngayong 2024. Pero bago yun mga Kaviheads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Panibagong pambansang koponan na naman ang mamarcha para sa Philippine team ngayong 2024 volleyball calendar. May mga rumor na ngang kumakalat patungkol sa ating Philippine Women's Volleyball Team at mukhang total revamp na ang mangyayari dahil maging ang sideline ng team ay mababago. Ngayon ngayang mukhang mawawala na sa Philippine volleyball scene ang former Brazilian coach ng pambansang koponan na si Jorge De Brito. Kamakailan lang nag-resign na nga siya bilang head coach ng PVL professional team ng Akari Chargers. At sa kanyang term nga bilang head coach ng women's team, marami talagang umaalma sa kanyang mga desisyon. Parating ang may protesta sa kanyang coaching style at sinasabing mag-resign na nga ito. At ngayon nga lang March 20, kumalat ang balita mula sa isang verified ex-user at kilala ring taga-balita ng mga rumors patungkol sa Philippine team. Ayon dito ay magkakaroon nga ng bagong foreign coach ang ating Philippine Women's Volleyball Team. Mula sa South America ng Brazil, European naman ang nakakapang bagong head coach ng ating koponan. Italian coach ang napupusuan ng PNBF pero sa June pa nga ito tinatayang magsisimula. Bukod dito, isa pang update ay patungkol naman sa composition ng magiging bagong national team. Dalawang players nga bawat club team ang plano ng PNBF pero mukhang hindi lahat ng koponan ay makukuhanan ng players. Medyo may downside nga ito dahil mas maganda pa rin na best of the best ang kunin. Isa pa ay mukhang lahat nga ay pro players na naman at mapang-iiwanan ulit ang young stars ng UAAP. Well, sana nga ay mabago pa nga ito para kahit papano ay long term na ang magiging pambansang koponan dahil magiging busy na ulit ang national team sa taong 2025. Ngayong 2024, walang magaganap na Southeast Asian Games o SEA Games dahil every 2 years nga ito at wala ring Asian Games naman na every 4 years. Hindi rin kasali ang Pilipinas sa Volleyball Nations League o VNL at sa Paris Olympics. So far, wala ring balita na may sasalihan pang ibang kompetisyon ang koponan outside Asia. At sa inilabas na tentative calendar ng Asian Volleyball Confederation o AVC, isang kompetisyon lang talaga ang posibleng lahukan ng Pilipinas at gaganapin pa nga ito mismo sa ating bansa. Sa May 25 hanggang June 1 magaganap ang AVC Challenger Cup noong 2023 pang-7 ng Pilipinas. Hindi naman sigurado kung magpapadala ng club team ang Pilipinas sa 2024 AVC Club Championship na na-move naman sa September. The rest ay puro underage competitions na magaganap, ang iba dito ay dadaluhan ng Pilipinas. Isa pang update ay ang one-month training camps umano ng dalawang koponan ng PVL sa Japan sa kasagsagan ito ng second PVL conference ngayong taon. Matatandaan na sinabing optional o nasa team ang desisyon kung lalahok ba sila sa Invitational Reinforced Conference na gaganapin sa July 16. Moving on, nakatanggap naman ulit ng bagong parangal ang Phenom na si Alyssa Valdez sa First Women in Sports Awards ngayong March 20 na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Ibinigay kay Alyssa Valdez ang award dahil sa kontribusyon nito sa generational growth ng volleyball sa Pilipinas. Kabilang si Alyssa sa 5 Flame Awardees kasama ang mga batikang women's athletes ng bansa na sina Olympic weightlifting gold medalist Heidelin Diaz Naranjo, Filipinas skateboarder Marjeline Dedal, billiards icon Rubelen Amit, at ang mountain climber na si Karina Dayondon. Ayon kay Philippine Sports Commission Commissioner Olivia Ku, Heidelin, Marjeline, Alyssa, Rubelen, and Karina have been the paragons of passion and dedication, inspiring legions of fans while motivating others in pursuing careers in their respective disciplines. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Valdez sa kanyang social media accounts
Anya. Thank you so much for this recognition and congratulations to all the awardees.